Hi guys! So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng PowerPoint template. Sarili nyo pong design gamit ang Canva application. So, una po, kailangan pumunta muna tayo sa Canva. So, ang gagawin nyo lang po sa Google, type nyo lang po, i-type nyo lang yung Canva. So, ayan. So, pag nag-type na po siya, hanapin nyo lang. Ito po yan. www.canva.com. So, kung wala pa po kayo, pag pumunta po kayo dyan, pag click nyo po yan, i-ask po kayo na mag-login sa inyong account. So, kung wala pa po kayong account, ang kailangan nyo lang pong gawin is i-login po yung ginagamit nyo pong Google account. So, kung meron po kayong DepEd account, mas maganda kasi free naman po ito. Free po siya na application. So, kahit po hindi kayo magbayad, ma-explore nyo po yung iba't ibang features ni Canva. So, di ba? So, minsan, pare-parehas na yung ginagamit natin na mga template sa PowerPoint na ginagawa natin. So, kung gusto nyo na i-personalize yung mga templates nyo, pwede po kayo pumunta dito at gumawa. So, usually, ang ginagamit ko po, napunta po ako dito sa posters landscape. So, makikita nyo, meron na yung iba't ibang design. So, ayan. Meron na siya. Pero pwede kayong gumawa ng sarili nyong template. So, ang pipiliin po natin is itong create a blank. Ang kailangan lang natin is yung template niya. Yung size. So, once mag-open na po yan, ayan po yung lalabas. So, ang gagawin po natin is aesthetic design. So, ang gagawin muna natin, mag-i-insert muna po tayo ng background. Pwede po yan sa gilid makikita. So, background, pili tayo ng kulay. Halimbawa, this one. Yan, brown. O kaya, pili tayo. Gusto natin. Maganda yung plain lang na color. So, yeah. So, pag na-click nyo na po yung background, pwede kayong maglagay na ng design na gusto nyo. So, punta ulit kayo dito sa gilid, more. Ayan, makikita nyo. Pero, pwede kayo pumunta sa elements. Ayan po. Its elements, marami po yan, makikita kayo. Merong shapes, frames, stickers. Yung mga stickers po, gumagalaw na, ano yan, mga pictures. Pwede siya i-insert yung design for a cost, chart, guide, readings, at marami pa pong iba. Pwede rin kayong mag-research dito. Pero meron na po ako dito mga nagamit sa template dati na elements. So, i-insert lang po natin siya dito sa ating template na ginagawa. So, pwede natin ito gamitin. Yan po. Pwede nyo siyang ganyan. Napakadali lang po. Kahit po sino makakagawa ng nito. Pwedeng ganyan. And pwede nyo siyang pang ilalagay. Pwede natin siya lagyan ng bulaklak. Katulad po yan. Drag lang po natin. Ito pong bulaklak, pwede nyo siyang palakihin. Pwede nyo siyang paliitin. Pwede na siyang malaking ganyan. Ayan. Pwede siyang ganyan. And then, pwede nyo po yan ito, sa taas. Pwede natin siyang gawing ganyan. So, ito, pwede natin siya i-add. Ayan, pwede natin i-add yan. So, kung gusto nyo siyang i-rotate, naro-rotate po rin. Naro-rotate din po siya. Ayan po. So,
kung gusto nyo ng inyong template, ganyan siya. And then, kung gusto nyo ito, nasa unahan, ito lang po yung gagawin natin. Position, forward. Ayan. And then, ito kung gusto nyo nasa likod siya, position, backward. Ayan. So, yun na po yung ating design. O gusto nyo itong palitan, pag nasa baba, i-delete nyo lang po siya. Ayun, delete. Gusto nyo siya palakihin. Ayan, pwede. Lagyan natin siya kung wari nito. Ayan. And then, lagyan natin siya ng konti pang design tulad ito. Ayan, pwede rin po. Gusto nyo ito paliitin. Paliitin na natin. Lagyan natin siya saan. Okay. And then, kung gusto nyo lagyan siya ng inyong icon, katulad nito, kung wari, subscribe. Pwede rin po. Pwede nyo siya ilagay dyan sa ilalim. Ayan. Pwede rin kayong mag-search. Halimbawa, gusto nyo lagyan siya ng student icon. I-click mo lang siya. Enter. Ayan, magkakaroon siya ng ganyan. Insert mo. So, dapat lang po, meron pong internet connection kayo, syempre. Mas hindi yung pumubuksan si Canva kung wala po kayong internet connection. So, ayan po, may template na po kayo na pwedeng gawin. Ayan. So, pwede rin to, paliitin ko natin. Ayan, adjust lang po. So, ayan, meron na kayong design. Diba? So, i-download nyo lang po siya. So, ayan po yung PNG suggested. Pwede nyo siyang i-JPEG kasi pag PNG po minsan nawawala yung ibang picture. So, JPEG, pa-picture style. So, ito po, makikita nyo po yan, size. Kung ano po yung suggest niya, yun na lang yung i-download nyo. So, ayun na po, na-download na po siya. I-close nyo na po yan and then pwede nyo siyang i-open para makita. So, ito na po yung ginawa ng design. Ma'am, paano magiging template yan sa PowerPoint? So, ang gagawin lang po natin, so, ayan po, binuksan ko po yung aking PowerPoint. So, ang gagawin nyo lang po, para magiging siyang maging template nyo, punta po kayo sa format background, and then, dito po tayo sa picture, file, hanapin nyo lang yung ginawa nyong template, kung saan na-save. So, dito po tayo dito sa downloads. And, hanapin lang po natin kung nasa sa ayun. Ayan po siya, insert. So, siya na po yung inyong template. So, yan na yung inyong background. Diba? Pero, yan po lang po natin, kailangan nyo siyang format background. Ulitin po natin. Format background, picture file, then, hanapin po natin siya. Ayun siya sa hulihan. Insert. Huwag kalimutang i-apply to all. So, para pag in-enter nyo siya sa dito, yun na po yung inyong personalized PowerPoint template. So, thank you po. Ulit, sana po may natutunan. Pero, sa inyo pong mga gagawin, pwede pa po mas maganda pa po. Diba? So, depende naman po yan kung ano po yung gusto nating design. So, ito po ay sample and simple guide lang. How to make your own PowerPoint template using Canva.